cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama, libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang hapon po! Live na po? Live na po ba? Okay. Magandang araw po sa lahat ng mga mag-aaral, mga kapwa ko guro, lalong-lalo na ang aming SDS na si Sir Joel Torricampo, ang aming assistant ASDS, Sir Juan C. Obierna, ang aming SGDO, si Dr. Adrian G. Corpin, ang aming principal na si Ma'am Teresa De Los Santos, aming pong learning area coordinator, si Ma'am Ana Duaman, at yung susunod nating super mamaya.
At lalong-lalong na po kay Sir Jester na nag-substitute po sa akin. Last week, dahil ako po ay nag-spit. So, maraming salamat sa Diyos at po ay magaling na. So, ngayong linggo po, ating asignatura, Philippine Politics and Governance po, Bali Week, quarter 3, week 2, ang ating pong lesson, ating aralin ngayon po ay the different kinds of political ideology. Quarter 3, week 1. At the end of the lesson, you will be able to differentiate the political ideologies. So, ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay ano nga ba ang ibig sabihin ng mga political ideologies? Ano ba ang mga pagkakaiba-iba nito? Handa na po ba kayo matuto, mga mag-aaral? Atensya na, medyo parang hindi ko, first time ko at hindi ko nakikita ang chat. Hindi pa yung mabati. Okay, so mag-review muna tayo. So last week, tinuro ni Sir Jester ang ano nga ba ang ibig sabihin ng politika, saan ito nagmula, anong governance at government. So subukan natin mag-review para balikan kung naiintindihan nyo ba ang naituro ni Sir Jester sa inyo noong nakaraang linggo. Handa na ba kayo? Good morning, si Princess. Yan. Ito po na kasi medyo maliit. Pasensya na ha. Si Susa. Medyo malabo na pala mata ko. Pasensya na. Homestead Elementary School. Si Jessa. Good afternoon. Magandang araw. Ito ang unang tanong natin. So, ang direction right through. Okay, or type din nyo sa inyong comment box. Kung ang pahayag o statement ay totoo, isulat true at false kung mali ang pahayag o ang statement. Para sa ating unang tanong, governance is a group of people who rule or run the administration of a country. And true or false? Tingnan natin ang ating chat box. Wala pang nag-message. Comment pa lang. Ayan, sabi ni Nina, true daw. Parang meron pa bang ibang sasagot dyan? Ayan. Meron pang ibang gustong sumagot? Medyo malapit na, Miss Nina. Number one, governance is a group of people. Okay? Medyo inulit ni Rosemary Alejo. Nako, bench. Sinagot na rin ang truth. Nako. Kaya mukhang hindi nakinig ha. Dapat yata makinig ng maigi Sir Jester nung nakaraang linggo. Nakakalito talaga yung ano na yan. Ayan, si Alona. Si Ma'am Alas, si Miss Alona Milares. Ayan. So, ang sabi niya, false. So, ang governance, hindi yan group of people. Okay? Who rule or run the administration of a country. Mamaya, sasabihin natin na yung tamang sagot yan, ha? Okay, number two na tayo. False ang sagot dyan. Tayo sa number two. Politics is a term encompassing the totality of human activities transpiring within a city-state. True or false? Yan. Pakilagay po sa chat box natin. Sabi ni Rems Alilis, true daw. So tama si Rems Alilis, very good. Good job. Tama yan. Politics is the term encompasses the totality of human activities transpiring within city-state. Natin, question number three. True or false? Politics shapes governance when ideal becomes a focused law of governance to bind the people. It is the application of human ideas into a live reality which is complicated. And by true or false?
natin ang sagot. Okay, so hindi ko na gaanong pakilagay nga po kung kayo isasagot kung anong number yung sagot po ninyo, ha. At pakilang po si James Andrew Monilla Trudao. Pero pakilagay, susunod po, pakilagay ang numero kung anong sinasagutan ninyo ng true or false. So, tama si James Andrew Monilla. Totoo yan. Yan yung isa sa mga importance ng politics. So, dyan ay nagkakaroon tayo, nakafocus ang politics. Isa sa mga focus niya, okay, ay paggagawa, okay, pag-govern, pagbabain, pagsama-sama, okay, ng mga tao. Na tayo sa number 4. Government is the act of governing or ruling. True or false? Pakilagay lang po kung ang inyong sagot ay pang number 3 or 5. Ayos. Okay, malaman natin kung sino unang sumagot. Bali, number 4 na po tayo. Nakasagot na po sa number 3. Number 4 po. Government is the act of governing or ruling. Yan. Sabi ni Amar Asugan, Eske, true. Tama si Amar. Very good. Mamaya tayan. So, people, kamali ako doon, pasensya na. Yan. So, false po yan, ha. Punta na tayo sa number 5. Pinalit din ako. Yan. The word politics come from the Greek word polis. Number 5 na po tayo. Sir Ariel, number 4, false po yan, ha. Pinagbaliktad ko lang po yung governance at yung government. Pag akto, yan po ay governance. Pag group of people, yan po yung government. Okay? Huwag po tayong malito dyan. Number 5 po. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Duaman. Number 5 po ay true. Tama po ulit, Ma'am Amar. Okay po. Very good po, Ma'am Amar. Asugan, SK. Okay. Maraming salamat po sa mga nag-participate sa ating review last week. Ayan. Thank you po ulit, Sir Jester. False po ang sagot. So, dapat po yan, polis, hindi po zay. P-O-L-I-S. Yan po. Ang ibig sabihin po ng Greek word na polis ay state. Maraming salamat po ulit. So, dumako na po tayo sa ating discussion. Okay. Ang ating discussion ngayong araw na ito talaga, okay, ano nga ba ang ibig sabihin ng political ideology at ano ba yung iba't ibang pagkakaiba nito? Sinabi po natin political ideology, it is a set of ethical ideas, principles, doctrine, myths, or symbols of a social movement, institution, class, or large group that explains how society would work or offer some political and cultural blueprint for a certain social order. So pag, in short po, pag sinabi po political ideology, mga mag-aaral, ito po ay mga paniniwala, mga doktrina, kung saan ito ang ating ginagamit sa pagpapatakbo ng isang lipunan o isang pamalaan ng gobyerno. So meron po tayong 5 major political ideologies. Makikita po ninyo yung mga kalimitan na simbolo na sumasagisag sa kanila. Ang unang-una po yung anarchism, kung makikita nyo sa pinakataas yung letter A po dyan. Okay. Ito ang anarchism. Mamaya po, i-discuss po natin kung anong mag-ibigin. Ibigin saan po yan. Wala. Ang alawa po ay absolutism. Ang absolutism po, kung nakikita nyo po yung corona, yan po ang simbolo ng absolutism. Ang liberalism po, ang simbolo niya na yung meron pong torch. Yan. May pakpak po. Okay, ang conservatism, medyo bago to.
medyo galing sa Republican, malasak, ikaw, talagang nagsimula na simbolo na ginagamit ito, pero ito paano, ito yung updated sa mga uri ng conservatism, ang Republican, yung elepante, na kulay, ang ibabaw ay kulay blue, ang lalim, kulay pula. Ang uli, ang socialism. Okay? Medyo familiar sa atin to. Malapit yan sa socialism, ay medyo malapit sa mga communist. Just po natin isa-isa. Okay. Major political ideologies. Una po sa lahat ay ang anarchism. The belief that the best government is the absolute. Absolute government is absolutely no government. So ano po ba ang sinasabi dito? The absolute anarchism. Okay? Mas maigi pa nga daw po na ang pinakamagandang uri ng gobyerno ay wala talagang gobyerno na papasok. Ito ang sinasabi ng anarchism. Okay? So, yung anarchism po ay nagmula sa mga Russian, dyan po nagsimula yan. Ang pangalan po ng father, kinukonsider po na father ng anarchism ay si Mikhail Putin. Kukunin. Yan, ang father of anarchism. Nakikita niyo pong larawan dyan. Po yan. Next na po natin. Pumunta naman po tayo sa absolutism. Yan. Sinabi pong absolutism, ito po ay ang paniniwala na dapat po iisa lang po ang namumuno. Okay? Isang gobyerno, isang lipunan. Okay? Ito po ang may control ng lahat. Okay? Ng mga tao, ng gobyerno na nagtasakupan. Mapapansin niyo po, ang pagkakaiba ng anarchism sa absolutism ay masyadong malaki. Kung sa anarchism ay mas pinakamaigi na walang gobyerno na mahawak sa tao, okay? Na dapat tao, mga tao na lang patakbo sa kanilang sarili. Okay? Maigi na walang gobyerno. Absolutism naman, baliktad, mga mag-aral. So, kanila, ang paniniwala nila, okay, naiisa lang ang dapat na mamuno. Okay? Palimitan, okay, sinasabi nila na ang head of state at ang head of church ay iisa lang. Yan, idea ng absolutism. Okay? So, ito, isang halimbawa nito kung nagmula ang anarchism sa Russia, ang absolutism naman ay nagsimula sa isa sa mga halimbawa nito ay yung Byzantine Empire. Okay, yan. Kung saan ang kanilang emperor, ang kanilang hari, ang leader din ng kanilang gobyerno, ng kanilang simbahan. Ilan sa mga sumusuporta ng idea, ng paniniwala ng Tampoa, ay namamatay. Ang absolutism ay ang isa sa mga sumusuporta rito ay ang kilalang Greek philosopher na Plato. Sinasabi niya na maigi na pamunuan ng isang tao lamang ang gobyerno. Okay? Dapat ito ay mabuti, benevolent, na mamuno. Okay? Kung isang tao na ito, maigi rin natin isang kamay ng isang tao lamang ayon dito. At ito naman, at medyo magaspang naman din ang sagot ni Sir Thomas Hobbes. Okay? Sabi ni Sir Thomas Hobbes, kung makikita ninyo, so yung sculpture na nakikita niyo dyan sa larawan, yan si Plato. Okay? Nasa itaas na medyo, ito mga background, yan po ay si Sir Thomas Hobbes, ang kilalang English philosopher. Saan sinasabi niya na kasi kay Plato, dapat ang namumuno ay mabuti. Pero para kay Sir Thomas Hobbes, kahit hindi mabuti, okay, ang isang leader na namumuno, okay, isang unan or pamalaan, as long as napapanatili nito, okay, ang kabuhayan, napuprotektahan nito ang kanilang nasa sa upa, okay lang yun. Yan yung sinabi ni Sir Thomas.
Thomas kayo ba ay isang ayon dito? Okay? Tingin ninyo, tama ba yun na nasa isang tao lamang na ang pamumuno ng isang pamalaan, isang lipunan, okay? Kaya ng sinabi ni Sir Pamutam. Okay lang siguro yung kay Plato na mabuti ang nag-iisang pinuno, kaso bibihira yan, no? Pero kay Sir Thomas Hobbes, kahit medyo magaspang ang ugali, ito tayo, ang termino niya nga tyrant, okay? Insel, bakit? Okay? Sana man napapanatili niyang maunlad, tuloy-tuloy, apektado ang mga nasukupan, ay okay lang. Na tayo sa anarchism, okay? Kung saan ang paniniwala na mas maigi na walang gobyerno nagpapatuloy, mas maigi kanyang tatla. Ang absolutism naman ay ang paniniwala na dapat nasa isang kamay lang ang pangunguno, okay? Ng gobyerno at ng simbahan. Lahat ng peto, inamumunuan ng isang tao. Natin. So, ilan sa mga paniniwala ng absolutism, okay? Diyan, strong sense of orders considered to be dangerous. Nasabi rito na sa mga paniniwala ng absolutism, okay, na iigi na merong ayusan at importante ng kaayusan. Which is tama naman kasi pag walang kaayusan, pasan pang sanglipunan, hindi naman maayos, walang sinusunod, magulo. Para sa kanila, strong sense of order, yung isa sa mga paniniwala ng absolutism. Ang pangalawa naman, na clear cut law of nature, o yung paniniwala nila, law of God. So naniniwala sila dito na ang leader nila ay sinless, napili ng Diyos na para mamuno ng kanilang lipunan, ng pamalakan. So yung clear cut law of nature or law of God, naniniwala sila dyan, kaya nga naniniwala ang mga absolutist ang pinuno ng isang pamulaan at ng isang bahan ay dapat so pang paniniwala ng absolutist ay yung wisdom of traditional values and institutions. Naniniwala sila sa mga tradisyon, magandang asal. So dapat pinagpapatuloy ito. Okay? Kasi minsan ang ibang-ibang mga paniniwala, ibang mga political ideologies, okay, hindi naniniwala sa mga tradisyon at tradisyon. Pero para sa mga absolutism, importante ang values, tradisyon, tradisyon. Basta nga tayo ng mga komento muna. So watching from Bagong Pasig Elementary School, si Mary Val, magandang araw. Pagkira, Postorbas, Sir po, good afternoon, watching from Acna National High School. Wait lang po ha, medyo, wait lang po, yung TV. Wait lang po. Yan. Talaga naman pag medyo, talagang new normal, medyo, ano-anong nangyayari, lalo na kung first natin. So, okay lang yan. Ganyan talaga. At naman tayo dadaan sa susunod, siyempre, mas matigin. Wala yan. I-present ko lang po ulit yung ating PowerPoint. Medyo well po. Baka mayroon po mga katanungan. Atensya na at medyo bumitaw yung aking PowerPoint. Baka mayroon po kayong mga katanungan. So, habang naglo-loading po yung PowerPoint ko, pasensya na, hindi ko alam kung ba't na nawala po. Babasa po muna tayo ng mga mensahe. Okay? Mula kay Princess Mir Florentino de Leza. Gandang hapon po, Kuya. Kuya Will, hindi po ako si Kuya Will. Ay, po. Grace Herbas, good afternoon.
Maayos po ba akong naririnig? Kasi kanina po medyo malakad. So, paki-click nga po ang 1 kung naririnig po ako ng maayos. Click naman po. Maraming salamat po, Ma'am Celeste Runyes, number 1, naririnig ko ng maayos. Hindi ko alam kung bakit nawala, siguro kasama ko ito sa inyo. Hindi po sa mga nag-1. Po, ah. Po tayo sa anarchism, meron po tayo sa absolutism, meron po tayo dito sa liberalism. Parang hindi na po there's pain. Nakikita na po ba ang screen? Yan. Yun, bumalik na po tayo. Maraming salamat po. Lord. Bumalik tayo. So, nandun na tayo sa pangatlong major political ideologies. Yan po ang liberalism. The belief that humans are the first and the foremost individuals endowed with reason, which means that each person should have the greatest possible freedom while still allowing others to enjoy the same freedom. Yung ibig sabihin po natin dito, mga mag-aaral na ang liberalismo, okay, ay ang pinapahalagahan muna nito sa lahat, pero importante dito ang bawat individual. Ang bawat individual daw ay may pangangatwiran, may kanilang pangangatwiran. Pero sa pangangatwiran nito, meron siyang kalayaan na dapat niyang ma-enjoy at dapat din ay ma-enjoy din ang kanyang pareha sa buko. Dapat din ma-enjoy sa kanyang itong ibig sabihin ng liberalism. Si John Locke po ang mga nauna, okay? Mula sa idea ng liberalism. Okay? Kung mapapansin niyo po ang logo po ng liberalism, okay? Ang simbolo ay torch na nagbibigay ng liwanag, may papapas. Kung mapapansin niyo po sa baba, ayan po ay Inglaterra, saan po nagsimula, nibol ang liberalism. Yan, saan po nagsimula ang liberalism. Yan po sa mga importanteng paniniwala sa liberalism, kagaya po ng nabanggit ko sa inyo, yung individualism, okay? Yung pag-iisa ng isang tao, okay? Kanyang pagiging individual, pagiging independent, okay? Kaya niyang gumawa para sa kanyang sarili, na hindi umaasa pa. So, ang individualism. Pangalawa po, ang kalayaan. Kalayaan ay kung saan malaya tayo na umalaw, okay? Milos, magdesisyon ng walang nananakot at inupuntili. Pusang loob tayong makakilos at akot na lang. Ang atong paniniwala ng liberalismo ay ang papantay-pantay o quality. Naniniwala po ang mga liberalismo na dapat lahat ay pantay-pantay. At po, nabanggit na po natin yung rationalism kung saan ang tao, kung isang individual ay may katangian na mag-tip.
Okay, kung mapapansin niyo po kasi sa absolutism, ang meron lang kayanan na mag-isip para sa kanyang kasakupan, okay? Subjects ng limitan ng namumuno, hari, reyna. Dito sa liberalism, ang bawat isa ay merong kayanan para magbigay ng loob. So, naniniwala din ng liberalism sa patunglad, progress. Para sa liberalismo, ay importante na merong patunglad. Okay? Hindi stagnant. Sa ibang mga paniniwala na ikaw ay isang magtaka na akong buhay. Ikaw ay isang politiko mayaman at panatiliin ang iyong pagiging politiko kahit meron kang mga ginagawa pagkakasalan. Ang buli sa lahat, ang free market. Ano nga ba itong free market? Ito yung kung saan ay malaya na ipagpalitan ng merkado, okay? Mga bagay-bagay, kahit hindi bagay, kahit isang nasa isip, tuluko, idea, yan. Tulad ng mga software na meron tayo, na babahagi yan, okay? Ating merkado. Walang nito-control na ating merkado. Yan ang paniniwala ng liberalism. Is ibang mga wala, ibang political ideologies na dapat merong nagkukontrol na merkado. Kaya babanggitin natin isa sa mga nagkukontrol ng merkado. Sa absolutism, maalala ninyo, ang hari o ang namumunong may control sa merkado. Pero para sa mga liberalismo, dito dapat malaya ang merkado lang nagkukontrol. Salamat po. Okay. Tignan na natin. Yan. Punta na tayo dun sa apat. Conservatism is the belief of conserve which manifests the position to or at least year change. So, ayaw ng pagbabago. Or mabagal ang pagbabago. Ito yung ideology ng mga konserbatibo. Ayaw nila ng mabilis ang pagbabago. Gusto nila kung meron mang pagbabago, at maaari, ayaw nila ng pagbabago ng lipunan, pamalaan, pamamalakad. Gusto nila, stable lang. At least lang. Yan yung mga conservatism. Ito naman ay Edmund Burke ang namuno, okay? Yung idea o konsepto ng conservatism. Okay? So, kailan ba nagsimula yan? Noong panahon ng French Revolution. Okay? So, nagkaroon ng takagulo noong Pransya. Kaya nga nagsimula yan sa Pransya, no? Ibang Pransya, conservatism. Saan na dahil sa liberalismo, okay, nagkagulo ang bansa. Maraming bansa sa Europa. Okay? Dahil nabanggit ng mga konservatibo na ang liberalismo ay misira ng mga asal at tradisyon ng ating libro. Kaya sa nila ay hindi maganda ang liberalismo. Dapat at maaari walang pagbabago sa lipunan, sa gobyerno. Yan ang idea na liberalismo. Mapapansin nyo, ganyan na yung ideology, political ideology ng mga Republican. Depante ng Republican. American Republican. Yan nila ay conserve. Natin. So, yung mga ilan sa mga paniniwala nila. Ability. Hanggat maaari, di ba? Ayaw nila ng pagbabago. Gusto nila no change. Stable lang.
pong fitness. Ayan, gusto nila solid. Okay? Tibay. Kasi kung mayroon pagbabago, maaaring bilis tumunlad at hindi man bilang mabilis tumunlad, maaaring biglang bagsak. So, kung iniiwasan nila dito dahil sa pagbabago, baka biglang bumagsak ang ekonomiya, pamalaan, gulo. Okay? Kaya, para sa kanila, naniniwala sila sa concrete human pallability para sa mga konservatibo na ang tao ay maaaring magkamali. Kaya dahil maaaring magkamali ang tao, mas maigi na walang pagbaba. Sabi ng human pallability. Ang apat, unique circumstances. So, may mga ilang pagbabago. Okay? Pero bibihira ito. Bihira lang ang mga kaya nga unique, di ba? Kung meron ang pagbabago, bihirang bihira. Kaya yung sabi natin, unique. Yan yung apat na niniwala na in general na conservative. Kung mapapansin nyo, eh, may mga mas malalim kung mas papaliwanag dito. Pero para mas maintindihan bilang as student, nakalang as grade 12 student, dahil may marami pang uri ng conservatism, dito lang tayo sa general conservatism. Para hindi tayo, kasi ang oras natin ay pika na lang din. Mahirap i-discuss, kukulangin. I-discuss natin lahat ng uri ng liberalismo, uri ng conservatismo, yung oras nga pala natin. So, kukulang tayo sa oras, kaya kukulang ko na. Na tayo dun sa panghuli, yung socialism. Socialism ang paniniwala kung saan ang lipunan ay dapat mag-angkin, mag-control ng produktong pag-ahati-hati ng pera, ng mga ari-arian sa ating lipunan. Dapat daw nasa central government magpapatakbon ng ating lipunan. Yan ang iyan ng yan. So, mapapansin nyo, nagsimula ang socialismo dahil sa Industrial Revolution. Okay? Dahil sa Industrial Revolution, maalala nyo sa magkaroon na tapos na kayo sa introduction ng philosophy sa human person, dahil sa Industrial Revolution, maraming taong lumipat sa trabaho. So, napag-iwanan ang mga magsasaka na yan, dahil pag-iwanan, yung mga natira, sa iba dyan, eh, medyo nahirap. Actually, nahirap at nabasa. Okay? Kaya nagkaroon ng hindi pagkapantay-pantay ng sweldo. Kung mapapansin nyo, lalo na sa Pilipinas, alamak yan, hanggang ngayon ang mga magsapat, mga inisay na hindi yung tunad. Kumpara sa ibang bansa, na ang mga magsapat, mga mangingisay, mga unlad, may kahit. Pero sa ating bansa, medyo na pagdunan. So, yan yung epekto ng Industrial Revolution. Na nagkaan, dahil dito sa Industrial Revolution na ito, nabuo ang society. Kung saan dapat kinokontrol, okay? Dapat kontrolin ng gobyerno, okay? Ang lipunan, kung saan hawak nito. Kung saan, pagbibigay ng mga pangailangan, okay? Pagpapatulong ng pamalaan. Sa mga nagsimula dito ay si Karl Marx, father of at si Friedrich Engels, yung dalawa yung nagsimula na isulat na communist manifesto na kung saan inuudyo kanila mga tao na magrevolusyon. Okay? Ibagsak ang mga namumuno at bumuo ng bagong gobyerno. Sinasabi nila ang tawag ng pagpapansin nyo dito sa atin, okay? Ilan sa mga anak ng komunismo. Yan yung maliit. Ilan sa mga paniniwala ng socialismo. Napatay sa oras, kaya medyo bibilis ako. Collectivism, ito yung sinasabi natin, dapat lahat ay pagkuha ng patay-pantay.
mga pangangailangan. Yan yung collectivism. Public ownership, ibig sabihin ang gobyerno ang may-ari ng lahat ng bahay. Bahay, madamit ninyo, factory, mahawak lahat ng gobyerno. Central economic planning. So, dapat daw mayroong isang plano kung saan ang ekonomiya ay mayroong isang direction lamang. Yan yung central economic planning na ginagawa ng gobyerno. Mahawak sa socialism. At dito, magkakaiba ito ha, dynamic equality, equality ng liberalism. Ba, economic equality, equality ng liberalism. Sa liberalism kasi ang equality nila. Kailangan, at masipag ka, mas marami kang kitain. Kung yan ang, kung tatamad-tamad ka, okay? Kung ang kitain mo, mas konti. Pero dito sa socialism, kahit anong sipag mo, kahit yung isa tamad, kaya lang ang matatanggap ninyo ang sabi. Kahit ikaw ay isang doktor, at yung isa naman ay ang kapa, hindi natin nilalait ang kapa, okay? Pareha lang ang matatanggap ninyo na beneficyo. So, yan yung tinatawag natin, economic equality. So, ito ko lang na tayo sa oras, kaya pumunta na tayo sa short quiz. Sa ating short quiz, unang tanong, okay, mamimili lang kayo ng letra ng tamang sagot. Ang unang tanong, what is a set of ethical ideas, principles, doctrines, myths, or symbols of a social movement, institution, class, or large group of things outside this should work offers some political and cultural blueprint of social order. Yan. A. Cultural ideology. B. Economic ideology. C. Political ideology. D. Social ideology. Hindi lang po, pakitap lang po ang tamang sagot. A, B, or C. So, meron pa po bang nanonood? So, ang tamang sagot po ay political ideology, letter C. Tayo sa number 2. No. Which of the following is not a major political ideology? Ano ba rito ang hindi kasama dun sa limang major political ideology? A. Anarchism. Magot. And sabi ni Nania, letter C, tama, si Ms. Arias. So, number 2 na po tayo. Pakilagay po number 2 kung kayo para malaki. Tama ang inyong sagot. Question number 2 po, ano po ang hindi kabilang sa mga political ideology? B po, anarchism. C, communism. C, liberalism. D, socialism. Okay, tayo, tingin mo na tayo ng ano. So, medyo kulang na tayo sa board. King Francis Gonzales, Longoas, Palawan. Malakas po dito. Ito po. Idea. Ang sagot ay anarchism. Medyo mali po, ma'am. Hindi po yan ang tamang sagot. Sabi ni Miss Alona, letter B, communism. Tama siya. Ang tamang sagot po sa number 2 ay communism. Salamat, Miss Alona. Number 3, who believe that the best government should be run by a benevolent absolute ruler who would have a people's best interest at heart? Sino ba nagsabi nito? Napanggit ko yan.
A. Plato. B. Karl Marx. C. John Locke. D. Michael Bakunin. Ibati muna tayo habang nag-aantay ng sagot. Basta kay Miss Denise, Alexa Santos, na Lauro. Sumagot na po. Kanyang sagot ni Miss Alona, letter D. Medyo mali po, pero tama po si James Andrew Manila, letter A. Ang nagsabi po niya si Plato mula sa kanyang pagsuporta sa absolutism. Nagigin na sa isang kamay ng tao na merong mabuting puso para mamuno. Plato po ang number 4 po, which of the following is the belief in liberalism? Ano daw dito, may ilang tayong paniniwala sa liberalism? Ano daw dito yun? A, stability. B, progress. C, law of God. D, economic equality. Nangyari dito. Which of the following is the belief in liberalism? A, stability. B, progress. C, love God. D, economic equality. Sumagot na po. And, sabi po ulit ni James Andrew Manila, letter B. Perin Elona Villares, letter B. Pareho po silang tama. So, ang tamang sagot po ay progress. Sa liberalismo, naniniwala sila. Dapat mayroong pag-ingat lang sa tao. Good day din kay Miss Julie. Ano tayo sa panguli? Medyo overtime na tayo. So what is the belief that the best government is absolutely no government? Yan ang paniniwala sa maiging gobyerno ay walang gobyerno. A, absolutism. B, conservatism. C, liberalism. D, socialism. Sa mga political ideology, ang merong paniniwala na pinakamagiging gobyerno ay ang gobyerno na walang gobyerno. Una pong sumagot. Sabi ni James Andrew Manila, letter A, tama, absolutism. Kaya ang sabi rin ni Alona, napaka-active nyo, maraming salamat. Alona, at maraming salamat sa pakikinig, lalong-lalong. At least sa mga sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming pong salamat. Pusin nyo po natin. Listen. Excellent. Excellent po natin. Maraming pong salamat ulit sa lahat ng nanood. So, ang ating dapat na pag-aralan ngayon ay politika. Yung mga paniniwala na tao. Paano ba dapat natin patakbuhin ang lipunan ng gobyerno? So, may limang uri ng political ideology. Yan po ang absolutism na kung saan na sa kamay ng isang tao ang papatakbuhin ng lipunan ng gobyerno. Ang anarchism naman ang banggit na natin kanina, ang paniniwala na ang pinakamagiging gobyerno ay walang gobyerno. Ang liberalistic naman, yung pangatlo, kung saan na ang tao naniniwala na nasa individual, okay, ay ang pinaka-importante sa lahat, na kung saan siya ay may rason na dapat niyang pagyamanin para magkampana ng kanyang kalayaan. Hindi lang ang kanyang kalayaan, pati ang kalayaan. Ang pang-apat, yan po yung conservatism, kung saan dapat hanggat maaari ang paniniwala na iwasan ang pagbabago. Kung hanggat maaari, walang pagbabago. Ang lipunan ng gobyerno. Ang panghuli, sosyalismo. Pantay na kung saan ang gobyerno ang may hawak ng lahat ng bagay mula sa pagbibigay ng mga pangangailangan
tao, pati mapatakbo na ekonomiya. Maraming salamat ulit sa lahat ng nakinig para magandang araw po sa lahat. Ang susunod po nating tutor ay Tutor Ana. Maraming salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!